And for some of you guys, nakikita natin yung pagiging stuck nyo sa inyong buhay. Ibig sabihin parang meron kayong fears. Ito yung mga kinakatakutan nyo. And yun nga yung sinasabi ko guys, it's unlikely to happen unless pagbuhusan nyo ng attention. And in your case kasi mga kapisi, parang nakikita natin na medyo malalim yung pinag-uugatan ng takot nyo guys. Pwedeng trauma ito from your past experiences. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is monthly taroscope para ngayong June para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo guys. Sa dulo ng video yan, kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. So, yung first message sa inyo guys, no need to worry. Another message para sa inyo, meron tayong unlikely. Wow. And another message for you guys is no. Okay. No, unlikely. Huwag kayong mag-alala mga kapiksi. Okay? Yan yung ibig sabihin sa inyo ng inyong mga kapiksi. Kasi, ng inyong mga gabay, sorry. No need to worry mga kapiksi kasi yung mga kinakatakutan nyo, it's unlikely to happen. Ibig sabihin yung mga pinagdududahan nyo, kinakatakutan nyo, your doubts and your fears, they won't happen. Hindi siya mangyayari. Unless of course, i-focus nyo yung attention nyo dun sa mga bagay na yon. Kasi sabi ko nga guys, the more na fino-focus nyo yung attention nyo sa isang bagay, whether positive yan or negative, napupush out yan sa inyong physical reality. So, kapag ka, syempre, finocus mo yung attention mo, let's say, for example, natatakot ka na mawala ng trabaho. It's unlikely to happen. Ibig sabihin, hindi siya mangyayari hanggang hindi mo siya finocus ng attention mo. Pero kung ang focus ng attention mo, ang pattern of thoughts mo palagi, naku, baka matanggal ako sa trabaho, naku, baka magbawas ng empleyado, baka makasama ako sa matatanggal, ganyan-ganyan. Syempre, finocus mo yung attention mo doon, it can happen. It can be pushed out in your reality. Pero if hindi ka nagwo-worry, no, kaya nga sabi dito, no need to worry, hindi ka nagwo-worry, okay lang yan, hindi ako, for sure, hindi ako matatanggal sa trabaho. For sure, habang buhay ako sa work na to, for sure, hindi ako mawawala ng trabaho unless mag-resign ako, diba? So, kapag ka ganun yung pattern of thoughts mo, definitely, it's unlikely to happen, mga kapiksi. So, starting from now, guys, you have to learn to choose your thoughts selectively, mga kapiksi. Ibig sabihin, kailangan piliin mo kung ano yung pinagbubuhusan mo ng attention mo. Kasi, it's all, dalawang bagay lang yan palagi, guys. It's either positive or negative. Yun lang, guys. Okay? And all throughout your day, sa buong araw mo, itanungin mo yung sarili mo, pag-aralan mo yung sarili mo para alam mo din kung ano yung mangyayari sa buhay mo. More on team positive ka ba mga kapiksi or more on team negative ka ba? Okay? Comment down below mga kapiksi kung team positive ka or team negative ka. And kung team positive ka, okay lang yan. Guys, actually yan talaga yung okay. Kasi if team positive ka, wala ka masyadong problema, magaan yung buhay mo mga kapiksi, pwedeng paunti-unti, no? Kumbaga, paminsan-minsan, nakakaranas ka ng problema kasi hindi mo napapansin sometimes na nenega ka pero bumabalik ka agad sa pagka-positive. Okay? So, team positive yan. Comment down below kung team positive ka. Pero kung ikaw ay team negative, no? Yung parang buong buhay mo, buong araw mo, wala ka ng ginawa kundi magreklamo sa buhay, mag-isip ng mga problema, etc., etc. Team negative yan. And,
medyo kailangan mong magbago. Hindi pala medyo. Kailangan mo talaga magbago kung gusto mong magbago din yung experience mo sa buhay. Okay? So, no need to worry mga kapiksi. Again, kailangan mo lang magpaka-positive. Comment down below guys if team negative kayo or team positive kayo mga kapiksi. Alright? So, ngayon naman, Leo, tingnan naman natin yung ganap sa buhay nyo guys ngayong Hunyo. So, shuffle natin to guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo guys. Magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan mga kapiksi. And ngayong May, until May 31 guys, may promo tayo. Pwede kayong mamili kung gusto niyo ng one free pampaswerte subliminal o kaya naman ay 200 pesos na discount. Until May 31 yan guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Leo guys, kayo ay na-represent ng Queen of Wands. Excuse me guys, sorry. Meron din tayong fire sign energy sa center ng deck nyo mga kapiksi, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, guys, pasensya na kayo sumasabit yung boses ko. Wait lang. Pag masyado na tayo maraming nire-record ng video, medyo sumasabit na yung boses ko. Pasensya na kayo, guys. Anyway, going back to our reading, meron din tayong presence dito ng another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you guys, maaaring you may be dealing with another fire sign or meron kang another element sa iyong natal chart. Ito'y positive and negative, pero medyo nararamdaman natin yung pagkanega, mga kapiksi. So, nararamdaman natin yung presence ng team negative dito. Medyo mabigat yung mga problema na dinadanas nyo. Yung iba sa nyo, guys, parang nagtitipid kayo. And okay lang, guys, magtipid, no? Especially sa panahon ngayon, guys, kahit marami kayong pera, napakataas ng inflation, di ba? So, okay na okay lang na magtipid. Pero yung iba sa inyo, guys, parang naghihigpit pa kayo, lalo ng sinturon nyo dahil dun sa mga na-experience nyo ng mga gastusin sa buhay. And for some of you, parang meron din kayong mga additional na burdens, no? Kumbaga, bukod dun sa responsibilities nyo, parang nagkakaroon pa kayo ng additional burdens na nagiging padagdag, no, sa mga gastusin nyo. Kaya parang nakikita natin na talagang nagtitipid kayo mga kapiksi. So, okay lang yan. Okay lang magtipid, guys, hanggang maiksi ang kumot. Magtiis, mamaluktot, di ba? Pag mahaban at malapad, tsaka tayo mag-unat-unat, mga kapiksi. And for some of you guys, nakikita natin yung pagiging stuck nyo sa inyong buhay. Ibig sabihin parang meron kayong fears. Ito yung mga kinakatakutan nyo. And yun nga yung sinasabi ko guys, it's unlikely to happen unless pagbuhusan nyo ng attention. And in your case kasi mga kapiksi, parang nakikita natin na medyo malalim yung pinag-uugatan ng takot nyo guys. Pwedeng trauma ito from your past experiences. Baka in the past, baka nagkaroon kayo ng maling desisyon, natatakot na kayo mag-decide ulit, mga negative experiences, kaya medyo natatakot na kayo, parang medyo hinay-hinay kayo. Okay, maghinay-hinay guys, pero hindi okay ang matakot. Kasi kapag natakot kayo, parang pinatay nyo na yung mga pangarap nyo sa buhay. Sabi nga, diba, dun sa Dune,
yung novel ng Dune or yung author ng Dune, sabi niya, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, in your case, guys, yung mga takot nyo, yun yung dahilan kung bakit nai-stuck kayo sa buhay and hindi kayo umasenso or umunlad. Hindi kayo makakita ng pag-unlad, kumbaga, okay? So, ito yung mga Team Nega, guys. Diba kanina nung simula nung reading nyo, meron akong pinakomment kung Team Positive ka ba or Team Nega. So, dito, nakikita natin lumalabas yung energy ng Team Nega dahil nga dun sa mga fears and doubts nyo. Which is, kailangan nyo makarecover dun. Hindi nyo kailangan mag-alala because it won't happen unless i-focus nyo yung attention. Kailangan nyo i-overcome itong mga fear na to, mga kapiksi. I-develop nyo yung faith, i-develop nyo yung confidence, paniniwala sa sarili nyo para makamove on kayo dyan. For some of you guys, kung merong nanakit sa inyo, toxic na person, nananaman talaga, mga karma sila, guys. Okay? So, hindi nyo kailangan mag-wish, guys, kasi yung iba, and I think that's normal, no? Pero hindi dapat natin ino-normalize kasi yung ibang tao, kapag nagagalit sila kasi may nagawang masama sa kanila yung ibang tao, sinasabi nila, makarma ka sana. Ganyan. Siguro dahil na rin sa bugso ng damdamin na galit, no? Makarma ka sana. Yan. So, napaka-powerful kasi nung statement na yun, mga kapiksi. Pero, kung na-experience nyo yun, guys, yung mga nanakit sa nyo, yung mga nananaman tala sa nyo, guys, talagang nakaka-experience sila ng bad karma nila. Okay? Pero hindi na dapat natin wini-wish yun para sa kanila because ayaw natin na umikot ng ganun, no? Yung buhay natin na kasi parang revenge na rin siya, mga kapiksi. Okay? So, it's not a very good intention. Hayaan na natin sila, mga kapiksi. Alright? So, eto pa, guys, nakita pa tayo. Yung iba sa inyo, guys, parang merong kayong, parang may nagmamaritas sa inyo. Pinag-chismasan kayo, mga kapiksi, ng ibang tao. Parang sinisiraan kayo ng ibang tao, mga kapiksi. Okay? And, mag-ingat kayo, mga kapiksi, sa mga ganon. And, eto pa, it's another negative energy. So, may, sabi ko nga sa inyo, guys, lamang yung Team Nega dito sa reading na to. Maaari kayong maloko, mascam, mabig time, mga kapiksi, kung i-focus nyo ito ng attention nyo. So, be careful with this, guys, because this is a very deceptive energy. Kinombo pa siya nito. So, ibig sabihin ito, guys, kapag kayo ay tuluyang nabiktima ng panloloko, maaari kayong mamroblema ng bonggang-bongga. Okay? So, mag-ingat, guys, sa paglalabas ng pera. Mag-ingat sa mga scam. Para ulit-ulit tayo dyan sa channel natin na palagi ko kayong nire-remind. At saka, yung mga chismisan, guys, no? Mga marites, maaari kasing mag-backfire sa inyo yan kapag kayo ay nakikimarites, mga kapiksi. Kung makikinig kayo, makinig na lang kayo. Huwag nyo nang ipagkalat, guys. Kasi pag pinagkalat nyo, hindi na kayo naiba dun sa ibang marites, okay? Actually, kahit makinig, wag dapat. Yung mga nagkukumpulan, no? Pag nakikita nyo nagkukumpulan, medyo lumayo-layo na kayo dyan, guys. Kasi, alam nyo na, no? Hindi siya, hindi natin dapat ino-normalize yung marites sa Pilipinas, mga kapiksi. Okay? And instead, focus on yourself, guys. And focus on your healing. Focus on becoming a very better version of yourself para hindi kayo mabiktima ng marites and at the same time para mabago yung perspective nyo from Team Nega maging Team Positive kayo. Okay? Alright. So, comment down below, Leo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Guys, ito na yung ating yes or no pick a card reading. Shuffle ko siya. Huminga ng malalim, mga kapiksi. Tapos, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung gusto nyong malaman for June. Tapos, pili kayo ng isang card. Habang sinashuffle ko to, guys, no? Sa lahat ng gusto mag-join sa ating membership program, i-click nyo lang yung join button sa baba ng video na to. Kaya dito sa taas, guys, ilalagay natin yung link. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation. So, hinga ng malalim, mga kapiksi, tapos pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes.
And kung card 3 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. Alright. So, comment down below mga ka-pixie if naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.